kasama din ang ARPG Laguna Chapter. Para niya akin! Iwan mo sa iyo! Ito! Postman na Rider Strike! Iyo? Napansin niyo ba? Iba't ibang club kayo? Yan ang patunay na kayo ay mabubuting riders. Ito, Rose, give up for riders in it block. Grabe. San Mateo riders, maliit na ang bilang ng mga namamatay sa pagmumotorsiklo. Sapagkat sa inyong mga pagkilos at pagkataisa, umarat ang kalaman ng ating mga kasama sa tamang ligtas ng pagmumotorsiklo, ganon din sa batas ng trapiko. Mga kapatid, lahat ng riders club na nandito ngayon, palakpakan mo natin sila! Yes! Special na palakpak doon sa mga ibang mga leaders. Sa inyong lahat na mga iniisip bata, palakpakan mo rin sila. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Sa Taguig Riders Club, ako lang ata yung nandito eh. Wala nang walang ibang sumama eh. Ating mga kapatid,
Run. Nakita ko, naisip ko, alam ko,
namang dinadanap mga motorista sa kamay ng mga pulis at mga enforcers. Kailangan magsulong ng batas na magpoprotekta sa mga motorista. Kailangan pala nating supilin ang mga tiwali, abusado, at hindi marunong magpatupad ng batas. Kaya sabi ko, magagawa lamang yan kung ako ay nasa posisyon and Attorney Rodz Gutierrez. At napakabuti ng Panginoon, niloob niya sa pamamagitan ninyo at ng iba pa natin mga kababayan, niloob niya na manalo lahat. Congratulations po. Kung inyong susuriin, kami ay inyong sugo, representative sa Kongreso. Pangunta. Mali na nga ang huli. Bibigyan ka pa ng pangunta. Bakit? Para mayroon tayong resibo. Sasampahan natin ang kaso ang pulis o ang enforcer. Sapagkat kung mananatili tayo doon sa mga nakaraang sistema na ginagawa kong pagtulong sa inyo, walang kasiguruhan na yung pulis o enforcer na nagkasala ay magpapago. Samantala, kapag kinasuhan natin ang pulis o ang enforcer, yan ay mapapanagot. At yun lang ang nakikita kong pamamalahan para masupil ang tiwali at kabusado. Sa inyong kalaman, ang pulis, kapag nasuspende, kahit isang araw, ang bonus, buong taon, forfeited. Yun ang ating susubukitin doon sa tiwali at abusado. Kaya kailangan magsampalaya ng reklamo. Mga kapatid, hindi kinukonsinte ng PNP ang tiwali sa hanay. Ang kailangan lamang, gawin natin ang dapat gawin laban sa tiwali, abusado, at hindi marunong magpatupad ng batas. Sa ganong pamamaraan, kapag naging sistema na yan, pagtanda ni Colonel Cosita, tuloy-tuloy ang advokasya, magagawa natin panatag ang buhay ng mga motorista sa lansangan. Gets nyo? Yes. Yung po ang aasahan ninyong pagbabago. Eh, tanong. Pwede ganito lang. Baka sabihin ninyo, nanalo na nga, nagbubulaw pa. Matapos po ang pag-uwat ng panalangin ay bibigay ang ating kapatid na Muslim na natinig na kayo po at nakapikit para sa panalangin na aking kong pangungunahan. Ay hindi masayang, Panginoon,
Nawa ay may hatid po namin sa kanila ng mga sapat na kakayahan para sila ay maging ligtas sa pagmumotorsiklo at maging ligtas sa mga tribalin at abusado. Panginoon, tunay nga po na kailangan namin magkaisa para isulong namin ang lagupasiya dahil kung patuloy na ginuli kong maharapan na kaysa motorsiklo, malinis ka siya, Panginoon. Patuloy din pong mabilis na tatas ang bilang ng mga pamilya na lalong naghihirap at mga bata na nasisira ang buhay at kinabukasan. Partikular, Panginoon, ang mga nahuhuli na. Kaya, Panginoon, loobin po ninyo rin na nawa ang bawat partisipan ay buksan po nila ang kanilang puso at isipan upang maunawa nila ang mga pag-uusapan namin ngayon para sa ligtas ng pagmumotorsiklo at ligtas sa mga tiwali at abusado. Panginoon, ito po ang aming panalangin. Nawa ay loobin po ninyo na maging matagumpay kami sa seminar na ito. Ito po ang aming samuha-talangin sa pangalan ng iyong anak at Jesus. Okay, magsiyo po na. Una sa lahat, alam nyo ang nakakatuwa. Paulit-ulit na lang kami nag-request dito sa Paranaque, sa local government unit ng Paranaque. At kahit minsan hindi kami binigo at talagang napaka-supportive ng honorable mayor dito. Alam niya mga kapatid, napakalaking tulong para sa atin ang mabigyan ng ganitong libreng venue.
hindi nila nakakausap ang mga kapwa fighters. Ang karaniwang nakakausap niyang asawa, kapitbahay, pagpalas-palas pa, text na text ang asawa, asan ka na? Pati ng takot sa asawa, hindi masasayang inyong oras ngayon. Dahil mararamdaman ang inyong kagaman. And of course, ang limong tarpulis at ibinigay nila kahit pinagala natin Luzon, Visayas at Mindanao. Malagyan kanila kaitulong sapagkat kung hindi alam ng ating mga kababayan na si Colonel Cosita ay kandidato under One Rider Party List, malamang sa malamang hindi kayo nanalo. And of course, kalooban ng Panginoon na gamitin sila para sa pumorma sa amin naman. Palapakan po sila. Dahil gusto ko malaman ninyo na mayroon tayong advokasya at ito ay may relasyon sa personal mong buhay. Ikalawa, paliban sa pagtatanggoyan ng kaligtasan ng mga kapatid nating riders, kasabay ng ating advokasya, kapag ikaw ay biktima ng pangakuso at maling pagpapatupad ng batas, kapag tumawag ka, tutulungan ka namin. Please lang, huwag mahinga yung nasa right side. Please lang. Riders. Hello po. Huwag kayong magulod yan. Bro, sis. Ikalawa, pag kayo ay may problema sa kalsada at biktima kayo ng pangakuso at maling pagpapatupad ng batas, kapag tumawag kayo sa opisina ng RSAP, bukas ang aming opisina, arawan kami. Bakit kailangan magpakilala ako sa inyo? Halimbawa, ikaw ay isang maliit na manggagawa, tricycle driver, alas 12 ng gabi, kung hindi mo ko kilala, baka matatakot kang tumawag. At kapag nangyari yun, na nahiya ka, natakot kang tumawag sa opisina, hindi magiging matagumpay ang ating advokasya. Kaya mga kapatid, hayaan po ninyo na magpakilala ako sa inyo. Ako po si Colonel Cosita, anak ng magsasaka, lumaki sa bahay kubo. Sa hindi nakakaalam ng bahay kubo, ang bahay kubo, ang kubo ay pawid, ang dingding ay sawali, ang sahig ay kawayan, pagbaba ng ilang hakbang sa hanggan, ang tutuntungan luma. Kapag tag-araw, malikabok. Kapag tag-ulan, maputi. Sa gabi, kapag ang daming mag-ulam na disabog, asin. Paano ay nuulam ng mahihirap na pamilya ang asin? Habang mainit pa ang kanin, sasabugan ng asin at tutubigan. Sasabugan ng asin ang mainit na kanin, bibigaan ng kalamansi. Kami po, nakakakain naman ng karning baboy kapag December. Ang pinagmantikaan ng baboy, pinaglaban sa kanila. Hindi ko sila aagusuhin. Papali yun? Pag mali ang huli sa inyo, ako ang inyong padrino. Gagastos ako. Papapanagod natin yan. Paano? Hindi ko na muna ipagkwento. Magtaya ninyo. Now,
Baka yung iba confused. Bakit ginagawa ni Colonel Posita yan para sa inyo? Simple. Wala akong nakikita magtatanggol sa inyo. Pangalawa, minsan lang tayo mabubuhay. Gawin natin ang mabuti sa ating kapwa. Dahil pagtanda natin, at hindi natin nagawa yung kaya natin gawin, magsisisi tayo. Mga kapatid, ayaw mo na magsisi ako. God is good. Dahil tumango kami, kumandi dato, tinawag ng Diyos, tumarado kami, inilumpag ninyo kami. Anong patutian ng Panginoon Diyos? Magagawa ko lahat ng gusto ko na makakabuti sa inyo. Pero hindi ko alam gustuhin. Legal at tamang pamamaraan. Legal at tamang pamamaraan. So mga kapatid, makakasa kayo na si Kenneth Posita at si Antonio Gutierrez ay sisikapin, magagawa namin para sa inyo. At siyempre, hindi naman lahat ng tao ay perfecto. May pagkukulang. Kung ano man ang magiging pagkukulang namin, si Lord na ang bahalang magtuno. Dahil sabi nga ng iba, do your best and God will do the rest. Hopefully, kilala nyo na ako para sa kasama natin mapagtagumpayan ang ating atumasiya. Now, kayo po, may iba na ba Writers Club? Ang dami! Walang mahirap sa ating advokasya. Natinig nyo,
walang pera-pera, mag-iingat lamang sa sarili at pangmamalasakit sa kapwa. Pantayan natin ang bawat kumotorista. Pag may nakita kayong manir, i-video-picturean. Para unti-unti masakal natin ang katiwalian at maproteksyonan natin ang ating family. By the way,